Mga boss, welcome back at medyo madilim sa lubong sa araw. Ano kaya kung isa lang ko muna yung pinakapintuan natin? Kasi para hindi ganong masilaw yan. Ayun, kumwede. Kina-kina, yan. Isa lang muna natin to. Huwag kang bababa, yan. Okay, so may gagawin tayo dito, actually restore. Galing to kay Kuya Joey. Isa sa mga dala niya, nabili niya daw to sa, hindi ko alam kung saan niya nabili. 5-auto siya, yan, 5-auto-B. Iba lang ang tatakol sounds, pero alam naman natin yan na ano, napakaraming version ng 5-auto. Mayroong call sounds, mayroon ding concert, mayroong concert na generic, mayroon ding iba-iba, Star Crown, mayroong sa DB Audio na 5-auto. Basta 5-auto ang pinakamaraming nirecopy. Na ano, kumbaga sa ano, madaling sabi, pinirata na amplifier yan. Ang gagawin natin dito ay restoration. Yan. So, wala nang tonelyo. Tapos, parang ano, nilinis na daw to ni Kuya. Sabi niya kasi sobrang dumi nito, pero follow up na lang natin. Inisipan din niya ata ng ano, may kinalawang na yung ano. Tapos yung terminal palitan. So, madali naman kausap yun si Kuya, kaya masarap din magani. Masarap din yung mga customer na masarap din mag-repair sa mga customer na no. Madaling kausap at maayos. So restoration, kung manong makitang sira gawin, buksan muna natin. So, unang napansin ko ano, Cyborg o anong tawag dito, Android ano. So dito sa isang channel, puro Toshiba. C5190 at saka 1941, sa kabila naman ay B778 at ano, pwede naman yan mga boss, pero tingnan natin anong gagawin natin dyan. Either palitan na lang natin to or so. Tapos siyempre kapaagad, capacitor bloated na, ayan o, buntis na siya, matik yan, palit. Tapos naispray na ito ni Kuya ng WD-40 or langis. Hugasan na lang natin yan. Ano ba mga ano. So basic ano lang to. Basic maintenance ng ano, ng amplifier. So potentiometer, papalitan na natin para sure ball. Then hugas, yun lang. Then saka release sa mayari. Madali lang to mga boss. Madali lang sabihin. Okay. So start na tayo. Kalasin ko muna lahat. Tapos ano, update ko kayo mamaya. Call sounds. Okay, ito na, nakalas na natin mga boss. At ready na para tanggalin natin itong mantika. Kasi kumakapit din yung alikabok dito. So, unang napansin natin, capacitor at saka yung transistor. Ibang ano na. Pero, pwede naman natin palitan yan. Kakausapin ko muna yung may-ari kung gusto niyang gawin natin puro ano, ganito. O ganito lang din. So, decision niya yan. Check natin yung fuse. Mukhang buo pa naman. Pag naugasan na lang, saka natin i-check yan. So dito, meaning may signs of repair, ito lang. Dito naman, wala tayong napansin dito na signs of repair sa dito sa board, sa driver, yan, o sa may differential. Ang napansin ko lang nung tinignan ko tong board ay yung ano niya, sunog na, no? Yan. So sira na yung pinaka IC niya, yan. Sabog na yung IC. Yan. So, anong gagawin natin dito? Papalitan natin yung IC at kailangan din palitan yan, mga boss. Kasi ang supply niyan galing din dito. Ngayon, kung ang problema yan nag-short, babagsak yung supply ng isang ano, ng isang rail. So, halimbawa, nasa negative rail or ano. So, maapektuhan din yung supply ng papunta sa preamp kasi dito lang din kumukuha siya ng supply. Yung supply nitong ano, na galing ng regulator ay dito lang din galing. So kung may tama yung ano yan, yung audio IC dyan na dalawa, pwedeng mag-short yan o bumagsak yung supply, apektado to. So double check natin yan mamaya mga boss. Pero ang gagawin natin dito ay kausapin ko muna yung may-ari, tapos kakalasin ko na yung mga dapat kalasin. Relay, capacitor, doon potentiometer, itong ano. Okay pa naman ata to. Linisan ko na lang. Okay pa naman, hindi pa naman makalawang.
Dito naman mga potentiometer lang at saka yung switch mukhang okay pa naman. Mukhang maganda pa naman yung mga switch. Check ko na lang yan. Okay. Mga boss, so napatuyo na natin tong ano, kahit medyo hindi magandang panahon ay napatuyo natin. So dito wala nang ano, hindi na siya malagkit. Ayan o. Wala na tayong ano dito na ano. Wala na yung malagkit na residue o yung parang ano, mantika o oil o ano, greasy. Tawag nila dyan greasy pag ano. Malinis na rin. Wala na yung ano. Wala naman tayong nakitang may kalawang dito nung sinuri ko. Maganda. Magandang kondisyon ng pyesa. Walang kalawang. So good naman pati transistor. So papalitan lang natin ay capacitor. Tapos yung IC na yan o. Putok. Ayan o. Mayroon naman tayong pamalit dyan. Tapos itong nadali ng rugby na may konting kalawang na tatlong jumper ay palitan na natin yan. Tapos yung ito, nabigyan na tayo ng go signal. Kung ano daw yung mas mainam, ako na daw ang bahala. So para sa akin, palitan ko lang to ng pare-pare yung ganito para pantay yung ano nila. Tapos napansin ko dito yung fuse, mukhang okay pa naman. Buo pa naman nata ito. Check na natin. Ayan. Tester tayo dito. Kagamit na natin tester dito. So, naka-buzzer mode yung tester. One hand lang muna tayo. Okay. Check natin. Okay. Hindi lang mag- Okay. So good pa yung mga good pa yung mga fuse mga boss. Ang napansin ko lang dito, parang medyo maluwag na ng konti. Hindi na siya gaanong ano, baka posibleng mag-loss na to. Hinangin na lang natin. Ano bang nilagay? 10 ampere din to ata. Ayan, madumi. So hindi na siya gaanong ano, kaya hinangin na lang natin diyan at saka dito. Tapos dito naman napansin ko dito yung switch na isa okay naman, itong isa sumasablay yung lagay ulit natin sumasablay yung isang linya kaya papalitan na lang natin. Okay, so ito magbabuzzer dapat tulad nito. Ano ba yan, naka-off yan. So wala, hindi ganong ano maganda ang contact. Pero pag naka-on naman siya, itong ano. Yan, ganyan dapat siya. Yan. Yan, ibig sabihin maganda yung contact papunta dito, dito. So pag in-off mo siya, loudness kasi ito eh, pag walang contact yan eh, magkakaproblema tayo sa sounds. So wala na, kanina medyo okay oh. So nasa 61 ohms. Ang resistance ng isa kulay pula. Hindi maganda yung ano. So dito naman sa kabila, kasi ano lang ito eh, pag on lang. On off lang ito eh. Yan. Okay. So hindi na rin kagandahan, palitan ko na lang pareho para sure. Kasi sabi ng may-ari, kung ano yung ikakaganda at saka ikakatibay, gawin na. So, suggestion ko dito dahil yung resistance naman ng isa nasa 27 ohms. Pwede pa naman yun, pero may papalit tayo ng bago. Dalawahin na natin para sure. Tapos, magpapalit tayo ng mga potentiometer yan. At wala naman tayo nakitang kinalawang dito. Ito, chinik ko na yung sa mic. Hindi ko lang alam kung gumagana pa tong ano. Testerin ko yan mamaya yung sa microphone. Pero ano, okay pa yung mga piyesa. At itong ano mga boss, itong tawag dito, itong board na to o yung amplifier na to ay halos wala pang signs of repair. Kahit dito tayo lang ang ano, nakagawa nito. Dito. Yan. Tingnan nyo. Dito pala may nakita ko dito may kalawang. Ayan, naputol na nga oh. Ayan.
gawa natin. Ayan o. So, itong hilirad na to, yan o. Yan, may mga jumper dyan. Tsaka dito. Dito tinamaan ang kalawang. So, magpapalit tayo dito ng mga resistor. Yan, lahatin na natin. Kasi may kalawang na rin pala yung iba o. Ayan, nagsisimula na din ng kalawang. Buti dito sa mainboard, wala. Maganda yung pyesa dito. So, dito lang. Yun lang ang yung gagawin natin. Tapos ito, sasaksakan ko mamaya ng ano, ng microphone, tapos titistirin ko. So, paano pag-check ng ano, ng ganito? So, demo tayo, demo. Sasaksak niya natin tong microphone. Yan, yung microphone. Kunyari, itong microphone. So, dapat may marid tayo dyan na yung impedance nito ng ano, minsan mga 600 ohms yan. So, saan natin yan ititest? Ay, ano ba yan? Kulit nito nga. Dumudulas. Ayan. Naka-one-hand kasi tayo mga boss. Sinahawakan ko lang yung camera. Tuloy-tuloy na tayo para mamaya, ano lang. So, from ground, itatap natin sa ground. Tapos dito sa mismong ano nya, may maririd tayo dapat yan na mga yan, mga 547. Kasi, pag tinanggal mo yan dito sa kabila, oh, wala. Wala ka maririnig niya, nasa 1K. So, check natin yung kabila kung maganda ang contact. Basa ba? Baka basa pa. Hindi naman. Okay? Yan. So, check natin. Ayan lang din uli yung ano niya. Negative, yung pinaka-ground. Tapos ito yung positive signal niya. So, mukhang ano, mukhang may lost contact to. Wala, hindi gumagana yung ano, madumi. Madumi or hindi maganda yung contacts. Kasi dapat ano, wala. Katulad yan, no? Nasa 1.9K. Pag walang contact ito, parang hindi gumana yung ano. O meron na. So, madumi lang. Ispihan lang natin ang thinner yan mamaya para mawala yung ano. Baka may nakabara pa ng kunting dumi. So, ayan, meron ng reading. So, yan yung may reading nyo. Maaring 500 plus ohms. Hanggang 600 yan, depende sa impedance ng coil. So, saan yan? Ititest nyo sa ground. Ito yung pinaka-tester. Ground, tapos pinaka-positive yan. Para ma-check nyo kung nagpa-function pa itong ano. Pag wala yan, parang shorted ata ito pag wala yan eh. Mag-u-off ng kusa yan eh. Tingnan natin. Wala, meron pa din pala. So dito ata itong mag-off, itong circuit na to. So ito nga yun. Okay, malalaman nyo din man yan pag ano, dumating ang panahon pag gumagawa na kayo. So dito potentiometer at saka wala na. Doon ibabalik ko yung relay, dito naman mga switch. Tapos andun na yung kaha, i-assemble na natin yan. So mga boss, isang ano, isang bagsakan na tapos para mamaya mag-testing na lang tayo. Okay mga boss, ayan na. Bagong switch, naibalik na natin yung mga ano, tsaka yung transistor. Ayan na, tapos dito naman yung mga napalitan natin. Naubusan tayo ng 47K, meron. Buti na lang meron tayong nakuha sa board. Ayan na yung mga pinagtatanggal natin na pyesa. Kapasitor, bago na. Nahinang na yung fuse. Ano pa yung mga ano, yung transformer, naibalik na. Potentiometer ngayon. May test valve sa baba. Ang babantayan lang natin dito ay yung relay. Yan. Pag nag-switch na yung relay, matik mga boss na malaki yung chance na gagana to. So power on ko na. Umanda na yung blower. Gumana na ba yung relay? Ayun, gumana na. Patayin nga natin. Ayun. Gumana na. Ngayon, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng audio, then magkakabit tayo ng speaker. Tingnan natin kung okay na yung tunog niya. Okay. So, asa na yung speaker natin? Andito sa baba. O, andito sa taas yung ano. Pantisting natin para iwas disgrasya mga boss. Okay, saglit lang. Boss, ayan na. Yung speaker natin nasa taas. Nakahanging. Pang ano lang yan para iwas disgrasya. So, power on ko na. Then, volume. Nakababa. Nag-switch na yung relay. Volume tayo. Ayun, ayos. Lipat natin sa kabila. Okay.
Naglo-loose ata yung ano, may spark. Yung mga ano, dikit mo eh muna natin 'yon. Kikik natin isa-isa kung gumagana lahat. Okay naman yung mga ano nito kasi naka-release siya, hindi naman ano maglo-loose 'yan sa tingin ko. Kailangan lang natin isara na maigi para ano, matesting din natin yung ground. Medyo mahaba na yung ano. Yan. Okay. Testing. Uy, wala. So, nag-loose ata yung grounding ito. So, wala tong isa. Baka may loose dito. Ano? Wala yung isa. Tapos yung isa naman, meron dito. Ano? So, hindi naman grounding ang problema kasi nilipat natin. So, check natin yan. Baka madumi lang yung ano. Baka madumi lang. Okay. Saksak natin dito muna. Tapos, dito natin yan. Ayaw. Yan. Wala. Dito tayo. Okay. So, gawin natin dyan ay hirahin ko muna itong ano. Habaan natin yung ano. Tapos, dito natin sa likod i-check yan. Okay. Madumi lang yung okay. So ayos siya mga boss at itesting na lang natin yung microphone. Then ati ka lang. So saan na ba yung microphone natin? Ayun. Pasagad ata. Hello, hello, sound check. Hello. Saan natin? Hello, sound check. Hello, hello. Madumi. Hello, hello. Hello, hello. Wala. Naglo-loss yung isa. Hello, hello. Ay, naputol na. Naputol na. Okay, so hinangan ko muna yung ano. Hinangan ko muna at itesting natin ulit. Yung audio niya okay na? So ginabi na tayo dito at yung speaker natin nasa taas. Saglit lang mga boss, i-testing ko na lang yung ano tapos kung okay na, takpan ko na, ibalik ko na tong ano at may fix na natin to. So, recap na lang tayo kung ano yung mga nangyari dito. So, itong amplifier na to, sa tingin ko, ang pinaka-repair lang talaga nito ay ito. Nasira siguro yung isang channel tapos yung unang gumawa, walang pamalit na katulad nito o malayo yung lugar, hindi natin alam. So, ang available niya ata ay itong B778 at saka D998. Kaya, ang ginawa niya para hindi maging assorted ay pinalitan na lang niya lahat. Pwede naman yun mga boss. Sa mga maka-encounter ng ganun, kung halimbawa kulang ang budget niyo or ano, pwede naman yun mga boss, pwede naman yun na kahit ganun. So, bakit ko ginawa ng ganyan? Kasi binali ko sa dati para as is pa rin yung amplifier at parang walang nagbago, ganun. So mga ginawa natin dyan, transistor, capacitor, yung fuse ininang natin, yung mga kinalawang dito na jumper at saka resistor. Dyan, potentiometer, yung switch. Tapos, hinugasan natin kasi sobrang lagkit na dahil sa, ano, sa langis or sa, ewan ko, nilagyan ng langis, WD-40 o kung ano man. So malinis na siya ngayon. Ayan. Yun na lang ang problema, yung sa mic, finalize ko na lang yun. Then, pag wala na, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So mga boss, mas maayos talaga mag-repair kapag ano, lalo na sa mga integrated lang ha. Mas madali mag-repair at mas maaliwalas kapag malinis yung ginagawa. So wala namang problema kung linisin muna bago gawin. Pero kanya-kanya pa rin style yan. Kung may iba naman kasi na ginagawa muna bago linisin. So ika nga nila, mahirap daw maglinis. Baka mamaya hindi nila magawa tapos
nasayang naman ang pagod daw. So ito pa pala, tabingi. Ayusin natin to. Okay? Hanggang dito na lang mga boss, at God bless po sa ating lahat.